Welcome back to another video. Pasensya na sa aking sweatshirt. Sweatshirt ang tawag dito, no? Yan. Hindi ko pa siya natatahi. Bali, pupunta kami ngayon sa supermarket kasi naubusan kami ng patatas. So, pupunta kami doon para bumili ng patatas. Kasi ulam namin ngayon, ginisang patatas. Pero di ko alam kung nasan si Asher. Nangunguna siya kanina sa paglabas isasama namin. Pero dinala ni Ama. Di ko alam kung nasaan siya. So, makulimlim pa din. And sabi nila, start na ng ganito, yung hindi siya maaraw. Yung 1 week, 2 weeks na makulimlim, halos walang araw na And kapag ganung panahon, malamig. Sobrang lamig. Bali, nililinis pa. Kasi sasama ako para diretso na si Asis mamaya pa Chainpur. Ako naman diretso na dito pa uwi. May hinug na naman tong Hinug na naman tong sili. And yung aking ponsetya, nag-start na siyang mag-color red yung dahon. Mag-December na kasi. Kaya yung color niya, kukulay red na yung dahon niya. Saan kaya yung maliit? Nating. Iniwan namin. Hindi na namin nasama si Ako. Ako already. Siguan pa na already. Still taking tea? There, oh, they have visitors. They have visitors. Yung budget nila, Asis, budget namin. Ang aga-aga pumupunta, 4 o'clock, ganun. 4:30. Maliliit ang patatas. Yeah, we have... Maliliit ang patatas nila, guys. Eh. Ah, this one I like, Papa. Big. This one big better. One piece, 2 pieces, only for one, problem. Ayoko nang maliliit. Ang hirap balatan, guys, yung maliliit na patatas. Sa totoo lang. So, ayan. Mas gusto ko yung malalaki, mas madali siyang balatan. Jelly, this one too. Dada. Nana. I think this one enough. Two, three kilo. We cannot finish that much. Because Papa, it's easy for me to peel big potatoes than small one. I will cook one like this only and some sag, then finish. Kilo na $1.67. $1.90. Kuha pa tayo ng isang maliit. 187, put that one. Hirap mamili, ay. Two, okay. 2 kilos. Dito na ako sa bahay, guys. Bali, nakabili ako ng burger bread. Ay, Papa! We forgot egg! 2 kilo alo and 4 pieces na na biscuit ni Asher. So, magluluto na ako.
lang kaya napadpad yung maglola. Papa, we forgot egg. Egg. Ah, they don't have egg? Wala pala silang itlog. What I will cook? Fried alo. Sabi ko na eh. Fried alo at saka dal. We don't have anything. I don't like that one. So yun ang ulam namin. Sabi ko na eh. Fried alo. Yung pa french fries. Pa french fries yung luto niya. Lulutuin mo lang siya sa asin turmeric. Ganun lang. Lagyan ng konting sili. So yun ang ulam namin guys. And ang pinakasup namin dal ulit. So mag-start na tayong magluto. At pagbalik nung isa kakain na yan. So, start na tayo magluto, guys. Ganito ang luto namin sa patatas lang, yung fried patatas lang. So, maglalagay ako ng konting fenugreek. Hindi ako masyadong naglalagay ng fenugreek, guys. Kasi sa totoo lang, ano, kapag madalas kang maglagay ng fenugreek sa pagkain, yung amoy, dumidikit siya sa katawan. Kaya, minsan lang din ako naglalagay. Dumidikit talaga sa katawan yung ano, yung amoy niyan. Then, i-fry lang natin to guys. Kapag medyo malambot na yung patatas, doon tayo maglalagay ng asin, turmeric, at saka cube. So, ganun lang yung luto nito. Fry lang siya. So, medyo malambot na yung ating patatas. So, maglagay tayo ng konting asin. And maglagay tayo ng turmeric. Itong turmeric, guys, sa totoo lang, ano, pampakulay lang yan para hindi masyadong mapukla yung, ano, yung ulam. And dahil nga may, ano din, health benefits ang turmeric. And ilagay natin yung ating chicken cubes. So, fry lang ulit hanggang sa tuluyan ng maluto. Ito na siya, guys. Bali, luto na siya. Kung makita nyo, medyo nagbra-brown-brown na. Okay na to. Malambot na yan. Ayan, oh. Ayan ba yung bunga na? Nakakatuwa. Tapos, eto. 1, 2, 3, 4. Tapos, eto. 5. Tapos, etong bulaklak. Pag nahulog yan, bunga din yan. Pero, alam nyo na, panood ko sa ano, kay Liziki yata, or kay Da, yung mga Chinese na ano, YouTuber na nagluluto. Itong bulaklak, niluluto din nila yan, inuulam din nila yan. Kaya lang sayang kasi kapag kinuha mo yung bulaklak ba, wala nang okrang ano. And syempre, ang aking pechay, tinalbosan ko yan nung nakaraan, kaya kakaunti ang dahon ko. Eto, malalaki na ng konti. Daniel naman, ang ingay. Ang aking ano, wala na to. Baka hindi na yan nahabol sa ano, guys. Hahabol ng hanggang January. Baka hindi na yan magkaroon ng bunga. Ayan ang bata, nakatulog na. And ipapakita ko sa inyo kung paano nililinis yung ano, yung mga tanim namin sa likod, guys. Tanim nila ama sa likod. So eto guys, oh. Tinatanggalan ng ano, ture. Ay, may nabasa pala ako nag-message and nag-comment. Ipakita ko daw ng malapitan kung ano nga yung hinaharvest ko, kung ano yung turi. Ito yung turi, guys. Mustasa siya na maliliit ang dahon. Pero kagaya nakikita nyo, nag-start ng mamulaklak. Kapag ang turi sag ay hindi pa siya namumulaklak, masarap. Hindi siya mapait. Pero kapag ganito, nag-start na siya mamulaklak, medyo mapait na yan, guys. Ayusag kasi
ginagawa nila itong pickles, lalo kapag yung malalaki ng dahon niya, idra-dry lang nila. May old videos ako guys, pinakita ko kung paano nila ginagawa pickles yung dahon nito. Rayusag ang tawag niyan. And yun, nagtatanim si Ama. May mga tanim din na radish doon sa dulo. So, ito yung gagawin ko sa harapan. Sa paligid ng aking pechay, tatanggalan ko ng tori-tori. Yan. Ito, coriander. Ayan, oh. Coriander yan. Tinanim din. Hindi ko alam kung ano to. Ama, yuki, ho? Borela? Ah, borela. Ah, okay. Akala ko ang palaya. Ano ba ang borela sa English? Ito yung isang ipinakita ko sa inyo kahapon. Ito siya. Na masarap to na ihalo sa munggo. Pero sag din ang tawag nila. Meron din yung malilit na ganyan, no? Kulitis. Pero madami kasi siya. Kaya kailangan bawasan natin. Kasi tingnan nyo, oh. Malaki yung dahon niya, oh. Ito. Ito din. Kailangan malinisan sa paligid. Kasi ito, makikiagaw siya sa paglaki ng mga halaman. Yun nga guys, pala ito, itong lupa na to kung saan ako nagtanim ng aking pechay, ito yung lupa na ibinigay ni father-in-law kay Asis, na kung sakasakali dumating man yung time na makapagpatayo kami ng sarili naming bahay, ito yung lugar, ito yung lupa na gagamitin namin. Dito guys, hanggat ang lupa dito ay nakapangalan sa magulang mo, hindi mo pa rin masasabi na iyo, kahit na pinatayuan mo na ng sarili mong bahay, hindi mo pa rin masasabing iyo, and hindi mo pa rin masasabi na ano, sila at sila pa rin ang magdedesisyon hanggat nakapangalan kasi sa kanila yung lupa. Kaya sabi ko kay Asis, ano muna, kailangan ma... Alam niyo 'yon, kailangan sa pangalan niya talaga since eto naman yung namanay niya sa father niya. Para safety na rin kasi hindi natin masasabi kung anong pwedeng mangyari, 'di ba? Eh paano kung hindi nakapangalan kay Asis ang lupa? Pinatayuan namin ng bahay. Tapos merong hindi magandang nangyari. Paano kami ni Babu? Kasi kung sa kanila pa rin nakapangalan yung lupa, sila pa rin ang magdesisyon kung ano yung gusto nilang gawin, diba? So, paano kami ni Babu kapag nangyari yung bagay na hindi natin inaasahan? So, kailangan i-safe din natin yung magiging kinabukasan namin ni Asher kung sakasakali. Kaya sabi ko, i-transfer muna sa pangalan talaga ni Asis. Maging ano ba? Maging wais lang ba tayo? 'Di ba? Kasi hindi natin masasabi eh. Pero ito. Ito yung napunta kay Asis dahil nung ano, pinag-uusapan nila na talagang yung bahay, pinag-uusapan talaga nila noon pa. Pinag-uusapan nila na yung bahay at saka yung lupa na kinatayuan ng bahay mapupunta sa kapatid ni Asis. Kaya yun. And etong nasa harap ng bahay mapupunta kay Asis. Eh mas karapatan kasi sila mag-desisyon kasi lupa to ni father-in-law, naman na to ni father-in-law sa father niya, kaya sila talaga nagdedesisyon ba? Ayan, yung mga ganito, iipunin ko yan. Tapos, ito yung magiging, ano. Yan, o, kung nakikita nyo, no, wala pa siyang bulaklak, ito yung masarap pa, igisa-gisa. Pero yung nasa likod na may mga bulaklak na,
Mapait na yun, guys. Mapait na siya. Hindi na siya ganun kasarap. So, kasi kapag hinayaan ko to na lumaki, lalaki to hanggang baywang, tatabunan yung ating pekchay. Kaya kailangan nating tanggalin kagaya nung ginawa ni Ama sa likod. Then linisan na din natin yung ating pechayan para walang kaagaw na ano damo. Nasaan pa ba yung ayan? Eto, hanggang dito. Kasi kasi eto, hindi na natin pakikialaman na yan. Hayaan na natin yan na pumubo dyan. Pakikita nyo pa ba? Madali lang naman itong ano, linisan kasi malambot ba yung lupa? Hindi mo na kailangan ng gamit panlinis. So, oh, di mas maganda siyang tignan, no? Oh, mas malinis siya tignan. Yeah. So, ayan guys. Itatapos ko na rin ang aking video for today. Kasi itatapos ko lang to. Na tanggalin yung mga mangilang-ilang damo. And thank you again for watching everyone. Thank you for always supporting us. God bless us all. See you in our next vlog. Bye everyone!